Okay, sa video na to, discuss natin yung hot topic about AI or artificial intelligence. So simple lang. This is in my own opinion and walang bias. So this is my personal opinion about the AI. So sa tingin nyo, anong mga pwedeng trabaho sa future na hindi pwedeng palitan ng AI? Okay? So let's start with the labor. So yun nga, dinidiscuss ko na the labor. Labors or construction. Kasi hardware yan eh. Hindi yan pwede palitan ng AI. Papayag ka na robot na yung magko-construct sa bahay mo, eh mas ma-expensive po yun, di ba? So, those are the laborers. Then, ano pa? Nursing. Or nurse. Nursing or nurse. Kasi, although pwede silang ma-aid ng AI, pero yung caring as personal care and emotional feeling ng nursing is ano siya, kailangan pa rin ng human touch. Yan yung mga tinatawag ko na human touch or human care. Yan yung hindi talaga pwede palitan ng AI, or AI is just a tool. So pwede siyang tumulong sa pag-aruga or pag-analyze, pero when it comes to personal care or pag-wrap ng bandage, CPR, yun, hindi ka mabubuhay ng AI lang. So, machines. So, nursing. Number two, farming, farmers. Kasi, yung farmers is, hindi talaga siya pwedeng palitan totally ng AI. Kasi, magtatanim ba yung mga machine? Although, marami na tayong machine na technology like the tractor, yun. Pwede siyang automation na machine, pwede. Pero yung farmers pa rin, paano mag-grow ng crops? Although farmers, pwede siyang magtulungan ng AI to analyze para mas marami yung ani, mas okay yung condition ng crops. Pero totally, hindi yan. Kaya huwag kayong matatakot pag ganun. Farmers, and especially yung umaakyat sa coconut tree, yung mga cocoa climbers, yun, cocoa climbers. Paano ba kunin yung mga bunga ng niyog kung kailangan na ng cocoa climbers? So yan yung decline. So yan, cocoa climbers. And ano pa yung suggestion? Syempre teachers, especially mga basic teachers. Although teachers can be aided with AI to maximize and analyze their students if nakaintindi ba talaga, pero they cannot totally be replaced by AI. Bakit? Teachers yun eh. Meron din siyang emotion. Hindi mo naman itry mo magturo ng mga bata sa computer. Diba, yung span of attention is lesser. Kaya, and yung interactive is lesser. Kaya, teachers cannot be easily replaced with AI. Yun. Teachers, ano pa? Siyempre, mga markets, yung mga tendero ng karne, meat. So, tendero ng karne, butchers. Although, yun nga, pwede silang mag-aid ng AI, pero yung skill na paghiwa ng karne, hindi yan mare-replace. Yan. Okay? Kasi butchers are skilled. So, yun. Ano pang pwede nyong i-add na irreplaceable by AI? So, yun. Pwede natin to i-share sa mga future na kukuha ng kurso nila. Kasi, eto nga, pasahid dyan, pwede rin yung engineers. Kasi, yung
when it comes to engineers or engineering, it is more of the critical thinking. So engineers, mapa-network, kasi yung AI mismo as a tool, kailangan mo rin ng network and infra. And what you call that, data center. And they are hard. So network engineer or data center engineers. So yun, yung kailangan pa rin. And electrical. Syempre, hindi gagana yung mga machine mo kung walang electricity. Kaya yung AI is component pa rin siya. Diyan. Kaya yun. Yan yung list and the list continues. Kaya huwag kayong kabahan kung mare-replace or nangangani ba yung trabaho nyo sa mapalitan ng AI. So ano yung possible na mga AI daw na ano? Do you think photographers will be replaced by AI? Photo? No. Video? Yes. Etong dalawa is nagpwedeng mag-create ng via AI. Pero do you think it is an art? Eto, kailangan to na skills. Do you think AI has skills? Yes, meron. Pero hindi siya ganun ka-sharp pa as of now compare sa human. Pero siguro in generation na yan. Kaya yun. Skills, infra. So ano yun? Writing. Although writing or writers, yun nga, magaling na yung ChatGPT mag-generate ng stories. Pero at the end of the day, they still need human intervention to be successful and to be impactful na mga writers, di ba? So yun, yun lang yung mga naisip ko na skills sa video na to. So huwag kang mag-alala, AI is here to stay and here to help. Help the human. And yung delikado lang dito is baka help or, as you know, the story continues with the Terminator or the Matrix. Yun yung dalawang story. So, anong nangyari sa machine, sa Matrix, is gusto niyang eliminate lahat ng humans kasi nga, ganun. The same with the Terminator. Gusto rin niyang patayin lahat ng humans. Okay? So, yun lang yung delikado sa when it comes to AI, pag nasobrahan na, dapat control pa rin. The keyword is to get control with the artificial intelligence and use it wisely to improve lives. Okay? Pakishare lang kung meron kayong natutunan sa video na to. And make sure to share this in the future generation para at least malaman nila na meron pa palang future na courses na meron pa aside sa AI. So AI is here to help. Share and subscribe. Yeah.